Hi Fire Signs, Aries, Leo and Sagittarius, welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for January 11, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Aries, Leo and Sagittarius ngayong January 11, 2024? This is literally a child or naghihingi ng time sa iyo ang bata. Maring anak mo ito, pamangkin, apo. This is also new beginning sa inyong buhay. Or maaring may concern kayo sa isang immature na tao. Ano po ang ganap sa araw na ito para po kay Aries, Leo and Sagittarius ngayong January 11, 2024? This is commitment. Maaring may nag-propose sa inyo sa araw na ito. Oo, nagkaroon kayo ng agreement tapos deal. So this is also reunion po. So ano pa? This is ano? Maaring may nagpakasal ngayong araw na ito or may contract kayo sa isang kumpanya. Nag-sign kayo ng contract. Pero most likely marriage to eh. Maaring may ganap po sa araw na ito. Nagkaroon ng agreement na magpakasal kayo. Sinagot mo na yung maliligaw nyo. Basta po may contract akong nakikita dito. Agreement, deal. Pwede din reunion. Ano po ang ganap sa araw na ito? Para po kay Aries, Leo and Sagittarius ngayon sa January 11, 2024. Okay. So, may nag-propose sa inyo pero na-confuse kayo. Malalim ang iniisip mo dito. So, nagkaroon kayo ng confusion, nag-iisip kayo, malalim ang iniisip nyo. Ano po ang mensahe para po kay Aries, Leo and Sagittarius ngayong January 11, 2024? May paglalakbay. Nirelease mo yung emotion mo. Basta po may nakita akong paglalakbay dito. Or nag-iisip kayo na mag-isa, alone. Ano po ang mensahe para po kay Aries, Leo and Sagittarius ngayong January 11, 2024. Wow, this is a new beginning. Pwede din itong new beginning po. New phase of life nyo to eh. New cycle, new beginning. Nag-level up. Ayun. A fresh new way of living emerge. A
Ano po ang energy ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 11, 2024? Spirits guide. Clarification of discord po. Career and money. Career and money po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 11, 2024. Clarification of discord po. Love and romance, self-love, partnership and romance ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 11, 2024. Clarification of discord po. By the way, Aries, Leo, and Sagittarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video po na Aries, Leo, and Sagittarius 2024 Gabay Tarot Reading nyo po. Ngayong January 11, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, nagkaroon ng choices dito for your future plan. May nakita ko dito ang ambisyon. May ambisyon o idea ang gustong gawin. So, this card ask you na maggawa ng mga plano para sa hinaharap. Mag-ingat kayo sa pagiging mainipin. So, exercise your patience. Supportive ang iyong kapareha o may bagong partnership sa negosyo. Oo, tutulungan ka ng taong ito na lumago sa mga bago, kapanapanabik na paraan. Okay, may ilan nga dito sa inyo na kakapasok lang ng relasyon. Diba nasabi ko kanina dito? So, ilan din sa inyo nagpaplano mag-travel for a romantic trip, kaya pala may travel po dito. Isang bagong chance para sa paglago ng inyong buhay karera, nakikita ko dito. Kaya kumilos ka na kung sa tingin mo ay nasasabik at huwag mag-alala dahil you are divinely guided, lalo na sa paglalakbay mo, sa pagpaplano. Okay. Sa papasok kayo. Oo, papasok kayo sa isang kasosyo, sa negosyo. O may nakikita ako dito na mamuhunan. Mamuhunan upang tulungan kang palakihin ang iyong mga idea at dalhin ang iyong mga plano sa susunod na antas. So, may tutulong sa inyo, may magbigay lang tulong or may makipagsosyo sa inyo. Okay? Tapos may nakita ako ditong kakapasok nyo lang sa isang buhay pag-ibig, sa isang relasyon. Ilan sa inyo nagpaplano ng travel? So, this is all about your choices. Nagpaplano kayo for you have a future plan. Okay? So, this is also, your planning. May travel akong nakikita eh. So, exercise nyo lang po daw yung pasensya nyo po, Aries, Leo, and Sagittarius. So, kailangan nyong habaan ang inyong pasensya kasi itong opportunity na ito ay kailangan ng pagpaplano po. Para tuloy-tuloy yung kilos po. Isa yan sa dahilan. Okay? Kaya pala nag-iisip kayo dito ng malalim para sa future plan nyo. Dahil ito, nagkaroon ng transformation. This is also new beginning ito. And this is also new beginning kasi may binigay na chances eh. Consider this as a new beginning.
Okay. May naulit na ano dito, number. So i-Google nyo, baka may karagdagang, may karagdagang message yan. So 222 and 888. Pwede din 888. So 222 888 888. Okay. So i-Google nyo yan, may karagdagang mensahe yan para sa inyo. Okay? Ano pa? Pagbalanse ito eh. Pagpaplano, pagbalanse. Ayun. So, nagkaroon ng balance dito. May nakita ko dito ha, na stability. Kasiyahan buhat sa paglilibang. Oo. Some of you, sa mga ginagawa nyo ngayon, you're happy. Oo, you're happy sa inyong mga trabaho nyo ngayon. Maybe passion nyo ito kasi basta hilig po, masaya kayo dyan. So, this card reminds you na magkaroon ng balance sa inyong schedule. Okay, so panahon sa sarili, panahon sa pamilya, panahon sa karera. So, kailangan daw ng pagbalanse. Kasi may nakita ko dito na buhos ang time mo sa trabaho, sa kaka-travel po. Ang sabi po ng card dito na bigyan po daw ng oras ang inyong sarili at ang inyong pamilya kung buhos kayo sa trabaho or kaka-travel. Ilan din sa inyo, nagdadalawang isip kayo. Oo, if you're going to travel, enough ba ang money mo? So, nagkaroon ng pagbalanse, which is good naman. Sa mga single dyan, nakikita ko dito, buhos ang oras mo sa pag-aaral o sa trabaho. Wala na kayong time sa inyong sarili, so kailangan nyo ng pagbalanse. Ganon din sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa. Kailangan ng pagbalanse dito kasi may nakita ako dito na buhos ang oras sa isang bagay. Okay? So, dalawang card na po nagsabi, pag-isipan, pagbalanse. So, tamang pag-manage ukol sa pinansyal at budget para mas lumago pa ang inyong kaperahan. Some of you nag-iisip dito. Nag-iisip dito kung paano pa ma-enhance or magkaroon ng increase sa inyong kaperahan. Nagbabudget din kayo para ang sobra, may another, mas maging malaki yung savings nyo. Ganon, some of you. So, nagbabalanse kayo sa inyong oras, sa inyong kaperahan. Okay? Ano pa? Ano pa ang mensahe? Pagbalanse sa inyong sarili, sa pamilya, sa trabaho, sa kaperahan. Sa career and money dito. Sa career and money po. Okay? May gusto makipagkita sa inyo ngayon. Maaring kasamahan mo ito sa trabaho. Pwede din, pwede may kasalanan siya sa inyo noon. Maghihingi siya ng sorry. Basta pa may nakita ko dito na magustong makipagkita sa inyo ngayon. Na this is your past. Oo, hihingi siya ng tawad, nakikita ko dito. Eh? Nag-iisip talaga kayo ngayon. Nag-iisip kayo kung paano pa i-increase ang inyong kita. Maaring nagkaroon kayo ng marketing strategy kung paano maging patok ang inyong produkto. Pwede din na nag-iisip kayo na lumipat sa ibang lugar kasi may paglalakbay dito.
Maaring lumipat kayo ng isang department, na isang kumpanya, basta po may paglilipat. May pagpaplano dito na paglilipat. Or pag-level up, ganun. Maaaring din na iisip kayo na mag-level up na kayo sa inyong posisyon. Nag-iisip kayo dito eh. So, mag-ingat po kayo ha. Kung, kasi pag sobra, magiging disappointed kayo niyan. So, ang sabi po ng card dito na, kung nakaramdam kayo ng disappointment, this is only temporary. Kasi may sabi dito si card mo na, there is something better for you. Kaya huwag mag-discourage, huwag sumuko. Take a move. Kaya nag-take ka ng action dito para magkaroon ng pagbalanse. Nag-a-adjust po kayo. Kasi may new beginning dito. So, nagkaroon ng adjustment. So, yan ha. May naalala rin kayo. Maaring may naalala din kayo sa past nyo na nag-cause ng trauma. Oo. So, maaring itong taong ito ang hihingi ng tawad sa inyo. So, nasa inyo kung tatanggapin mo itong taong ito o hindi. So, kung feeling disturbed kayo, so, wag muna. Kung okay na kayo, then go ahead. Lalo na kung makita nyo ang taong ito na nagkaroon ng sincerity, so go. Kung hindi pa, kung hindi mo nakita yung kakaroon ng sinseridad niya is pagpaliban niyo muna. Protect your inner peace. Yan yung pinaka-importante. Aries, Leo, and Sagittarius. Kaya pala nag-iisip kayo dito. So, this is 8 and 8 ha. 2 and 2, 2, 2, 8, 8. So, i-google nyo yan. May karagdagang mensahe yan. Okay? Ano pa? Ano pa ang mensahe? Oh. This is very good. Diba sabi ko kanina dito na exercise nyo ang patience nyo? Ginawa mo talaga. Very good talaga kayo, Aries, Leo, and Sagittarius. Nagkaroon kasi ng delay dito eh. For example, delay sa travel, paglilipat, pag-level up. So, pero matutuloy naman ito. Don't worry, kailangan lang ng mahabang pasensya. Great timing yan eh. So, kailangan ng pag-intindi, acceptance, and pag-antay. Stretch nyo yung patience nyo. Part yan ng challenge, yan yung buhay. Don't take that as negative. That is a challenge. Tinetest kayo ng universe kung gano'n kayo katatag, kung marunong ba kayong humawak ng isang sitwasyon, ng isang blessings na ibibigay nila sa iyo. May instances niyan. So, these delays are no accident. They are divinely timed to highlight an important realization, something you need to recognize bago ka magpatuloy sa inyong gawain. Okay? So, ayun. So, kailangan talaga ng pagpasensya dito kasi divinely timed to eh, para may ma-realize kayo na kailangan ma-highlight. Para kasi pag tuloy-tuloy ito, wala kayong ma-realize. Kung may ma-realize kayo, alam nyo kung ano yung tamang gawin, nagkaroon kayo ng enlightenment, mas ma-encourage kayo sa isang bagay na inaantay nyo na nagkaroon ng delay. So, this lack of movement is reminding you to enjoy the process without being so focused on the outcome. So, make yourself busy po. Malay mo, darating yan kasi sa sobrang busy nyo na, nasa harap nyo na pala. Diba?
So, walang nangyaring init. Diba? So, make yourself busy. Exercise your patience. Slow down lang. Relax. Okay? Ano pa? Ano pa ang mensahe? Okay? Ay, balak pala kayo mag-travel, no? Sa buhay pag-ibig. Sa buhay pag-ibig. Sa self-love, partnership, and romance. Okay. Delay din ito. delay din ito. So, again, don't take this as negative. Take this as a challenge. Kasi tinitingnan kayo ng universe kung marunong kayong humawak sa binigay nilang blessings sa inyo. So, dapat deserve nyo. Ipakita nyo na marunong na kayo. Diba? Na humawak. Kasi, ayun, tinitest kayo eh. This is challenge. So, ayun. Disappointed talaga kayo. So, Aries, Leo, and Sagittarius, instead maging disappointed kayo, make yourself busy habang inaantay mo itong delay na ito. Okay? Don't be discouraged. Kasi matutuloy naman yan. Gusto lang i-highlight ng universe yung dapat ma-realize nyo. Na dapat may ma-realize kayo sa inantay nyong bagay. Baka kasi may na-miss kayong opportunity na hindi nyo na-realize. So, habang inaantay nyo to, so, pag-isipan nyo kung bakit, kung ano yung dapat i-realize nyo, na dapat may enlightenment kayo sa ganitong sitwasyon, sa inaantay nyong sitwasyon. Tapos, don't hesitate po daw, sabi po ng card dito. Na, kasi may nakita kong hesitation dito. So, don't hesitate to take an action sa inyong plano at proyekto. Marahil nagkaroon kayo ng hesitation dahil nabigo ka na noon. So, naging wiser ka, which is very good. Nagkaroon kasi ng pagbalansa dito eh. So, ayun. Hindi ko kayo masisisi na nagkaroon ng hesitation kasi naging wiser ka dito. Gusto mong pag-isipan ng mabuti, ganun. Kasi pag may solid plan na yan, hindi na kayo magkaroon ng hesitation para gawa ng action. Diba? Confident na kayo. Buo na ang confident nyo para gawin yung nasabing ano, gawain. Okay? Ilan sa inyo na-attach sa inyong comfort zone eh. Pero, deep in yourself, okay. Deep in yourself, iniisip mo, kailangan kong umalis sa comfort zone na ito. Paano ako magiging successful kung hindi ako aalis? Kasi alam naman natin lahat, Aries, Leo, Sagittarius na, kung aalis tayo sa comfort zone, oo, andun yung challenges eh. Huwag kayong matakot sa challenges kasi ang karugtong niyan, success. Basta may tamang action. So, this card asks you to be more confident. Magkaroon ng mahabang pasensya. Build a solid plan. Para magkaroon kayo ng lakas ng loob. Tapos, take risk. We need to move out from our comfort zone. Success starts with every challenge, not from the comfort zone. Wala kayong makikitang success sa comfort zone po. Alam natin yan lahat. Aries, Leo, Sagittarius. Lalo na't magaling kayo na leader. Alam nyo yan. So, ano pa? Ano pa ang mensahe? Okay. Nakita ko dito, diba, sobra kayong focus sa inyong trabaho, kailangan yung pagbalanse, na-burnout na po kayo dito. So, ang sabi po ng card is,
It's never too late to begin again. Relax lang, kalma kayo. Mag-isip na mabuti kung nararamdaman yung pagod kayo, matulog. Then pagkabukas, kung okay na kayo, na-restore na yung energy nyo, then pag-isipan ng mabuti. Maghanap ng solusyon kung meron kayong problema. Okay? Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip ng mga Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 11, 2024 sa mga single po. I am afraid to contact you. Ano po ang hidden truth? Anong iniisip mo? Anong iniisip niya ng mga Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 11, 2024 sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon? I remember every detail of that day. Nag-iisip kayo dito. Love message po para sa mga single. Pasensya na po, may nagbenta po ng taho. Love message po para sa mga single na Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 11, 2024. Ask for help. It doesn't make you weak. And set your intentions with heart and soul. Love message na po sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Okay, sa ngayon January 11, 2024, Aries, Leo, and Sagittarius. Remarkable, notice everything remarkable about your relationship. Embrace. Embrace what destiny has in store for you. Wisdom message po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 11, 2024. Cherish memories of loved ones and trust your intuition. Kabuhang advice niyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 11, 2024. Don't let your past hold you back. Spirits guys, ano po ang kabuang advice niyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 11, 2024? Your dreams need a practical plan. Parehas kayo ni ni Gemini, Libra, and Aquarius. Nag-iisip kayo ng plano, which is very good. Bago kayo mag-decision, mag-iisip talaga ng concrete plan, practical plan. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 11, 2024. Okay, message from Archangel Raguel. Notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. Yes, you're divinely guided kasi may nasabi rin dito.
Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 11, 2024. Message from Archangel Uriel. Yes, your idea is divinely guided. See? Divinely guided talaga. Please take action to bring your idea to fruition. Yes. Kasi nag-iisip kayo dito. Okay, nag-iisip kayo dito. Tapos ang sabi po ni Archangel Uriel, please take action to bring your idea to fruition. Para magkaroon na ng bunga. So that is your reading po. Aries, Leo, and Sagittarius for today, January 11, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.